Isang buwan bago ang inaabangang bigating laban ng The Japanese Monster Inoue kontra sa knockout artist ng bansang Mexico na si Luis Neri ay muling nagbigay panayam ang tumatayong manager ngayon ng Hapon na si Ohashi upang bigyan linaw ang nababalitang pagbabalik muli ni Inoue sa Amerika sa buwan ng Setyembre ngayong taon. Dahil ayon sa nasabing manager ay kumpirmadong tutungo pa Amerika ang kanilang alaga para sa renewal ng kontrata nito kay Bob Arum. Ganun pa man, ang lahat ng ito ay maaari pang magbago sa oras na ma-upset ang nasabing Hapon sa paparating na laban nito sa susunod na buwan kontra Neri. At sa kugnay pa rin na balita mula sa ating pinagkakatiwalaang insider ay mangyak-ngyak ngayon itong si Cuadro Ala sa frustration nitong makakuha ng malakihang laban ngayong taon. Dahil mula sa ating pinagkakatiwalaang insider na itong kampo ni Tapales Rao ay nagdemand pala noon ng humigit kumulang 26 million pesos sa mga promoter ni Casimero. Sa madaling salita ay nagdemand itong si Tapales ng halagang hindi kakayanin ng mga promoter ni Cuadro Alas upang hindi lamang matuloy ang nasabing laban. Dahil nung isang araw lamang din ay formal nang ikinasa ang tune-up fight nitong si Tapales ngayong Mayo kontra sa isang pipichuging Thailander na kung saan ay may guaranteed purse lamang na 3 million pesos itong si The Nightmare at 500,000 naman para sa nasabing Thailander. At para sa huling balita ay inilabas na ng Top Rank Promotion ang match-up selection ng Super Bantamweight Division para sa mga optional fights na ibibigay sa Hapon na si Inoue. At ito nga po ay nakalagay ang ating pambatong si Cuadro Alas bilang pangatlo sa pinakamalalakas ngayon ng Super Bantamweight. Ganun pa man, ang ikatlong pwesto nitong si Cuadro Alas ay posibleng panandalian lamang dahil sa oras na matalo itong si Luis Neri ngayong Mayo kontra Inoue na siyang inaasahan na ng karamihan ay paniguradong papalit itong si Alas sa ikalawang pwesto kasunod ng Hapon na si Inoue.